Sir Lance Briones, 18 taong gulang, isang biktima ng fraternity hate sa aming university. Ginawa ko itong pag-record ng video para maiwasan ang magkaroon pa ng katulad ng estudyante na masira ang buhay dahil sa pagsali sa isang katipuran. Nasa 5th year na ako sa kursong Civil Engineering at sinisikap kong hindi ibagsak ang kursong kinuha ko. At ako ay masaya dahil may nagpapaaral pa sa akin. Hindi ko naman inaasang na makakuha ng mataas na grado, kundi makapasa lamang sa kursong kinuha ko at makatulong sa pamilya. Hindi ako masyadong nakikihalubilo sa mga tao at wala rin akong mga kaibigan simula pa nung unang pagpasok ko sa paaralang ito. Hanggang sa dumating ang araw na aking pinagsisisihan. Nung ako'y papunta sa unang subject sa hapon, ay may nakainkwentro ako. Nakabangga ko siya. Buti na lang, sinagip ako ng tatlong lalaki na nagganggalang Chris Villaferte, Lance Renovales, at Rancel Ramos. Nung mga oras na yun, nagtanaw na ako ng utang na loob sa kanila. Hanggang sa kinilala ko na sila bilang totoo ko ng mga kaibigan. Naging limitado na ang mga galaw ko pagkatapos ng mga araw na yun. Takot na akong lumapit sa taong hindi ko kilala. Kapag kasama ko sila, doon lang tumatatag ang aking loob at nararamdaman kong ligtas ako. Sunod-sunod na ang pagsama ko sa kanila sa loob ng paaralan. Nasubukan ko na rin mag-bisyo. Sa isip-isip ko nun, kailangan ko rin silang pagbigyan sa pagyaya nila sa akin. Mabait naman silang kasama, masaya, at nababawasan rin naman ang mga problema ko kapag kasama ko sila. Di naman pala masamang makisama sa mga taong tingin ng iba ay walang magagawang tama. Kailangan rin naman pala maranasan ng isang katulad ko na puspos ang pag-aaral na dapat ay may mga oras din tayo magsaya at hanapin ang sarili natin sa mga bawat pangyayari na darating sa ating buhay. Thank you.
Ngunit, umabot ang oras na nahati na ang pag-aaral ko sa oras para sa barkada. Dumating sa punto na mas pinili ko na sumama sa kanila at nilimot ko na ang mga gawain sa paaralan. Yun ang oras na pinatikim nila ako ng ipinagbabawal na droga. Totoo pala na masama ang maidudulot ng ipinagbabawal ng droga. Marami na rin akong masamang nagawa dulot ng droga na iyon. Nakalimutan ko na rin igalang ang mga taong malapit sa akin. Nanibago na rin ang tingin nila sa akin. Ginamit na rin nila ako bilang isang dealer ng droga. Tinakot nila ako na isusumbong nila ako bilang user sa mga otoridad. Kaya napilitan akong sundin na lang sila kahit mabigat sa aking kalooban. Pinasok na rin nila ako sa fraternity sa aming universidad. Wala na akong nagawa nang piniringan na nila ako. At sinimula na ang tinatawag nilang initiation rites. Thank you.
tinanggap ko lahat ng bugbog, palo kung saang parte sa aking katawan. Gusto kong lumaban, pero nakataling aking mga kamay. Hiningi ko na rin sa Diyos na siya na ang bahala sa akin kung ano man ang abutin ko pagkatapos nun. Thank you.